Welcome back to my channel, guys. AG here at welcome din sa ating panibagong episode. Sa mga bago pa sa channel ko, mag-subscribe kayo para palagi kang updated sa mga bagong videos nating ilalabas. Afternoon dive tayo ngayon. Medyo makulimlim nga lang yung panahon pero ayos lang din yan kasi maganda naman yung current. Nag-prepare na agad ako ng gears dito sa mababaw na park kasi kung naalala nyo, may mga stonefish dyan sa may unahan. Pahala ng gagapang tayo dito sa mababaw basta wag lang tayong matusok. Kaya, let's go! Medyo malabo dito sa part na to, guys, kasi low tide yung dagat. Pero pagdating natin dyan sa unahan, magki-clear naman yung visibility. Pagkalampas natin sa murky part, load ko na agad yung rubbers at pahinga saglit. Double check na rin natin yung gears para iwas error. Buti na lang at di tayo dumiretso dun sa drop-off na part kasi may natanaw akong mga jackfish or bigay trivalis dyan sa may unahan. Nagpapalinis sila, guys, sa mga maliliit na isda o cleaner wrasse kung tawagin. Iilan lang to sila, guys, or pakunti-kunti lang pag nagpapalinis dito sa reef. Kaya ito din na time na nanguhuli ako sa kanila para hindi ako makabulabog ng iba pang mga trivalis. Sa spot na to, may nakita akong tatlo. Ginagapang ko yan nang hindi tayo mahalata para makalapit tayo at makatira ng maayos. Yung gitna yung kinuha natin, guys, kasi feel ko ito yung pinakamalaki sa kanila. At hinila ko agad yan papunta dun sa mababaw na part para hindi tayo makabulabog kasi I'm sure yung ibang trivalis nagpapalinis din dyan sa unahan. First fish of the day, guys, a nice big eye trevally. Buti na lang di tayo pinahirapan kasi nasa mababaw lang. Another dive at another fish of the day. At eto, gapang naman ulit, galing dito sa mababaw, papunta dun sa spot kung saan sila banda. Dinadahan-dahan ko din yan, guys, yung pag-approach sa kanila kasi once yung mga maliliit na isda na yan nagsialisan or nagsitakbuhan, sasama din yung mga trivalis kasi feel nila may threat na paparating kaya extra careful lang din. Ito yung sinasabi ko, guys, mukhang nakatunog na yung iba. Buti na lang itong isa nagpaiwan at umikot pa, kaya ayun, sa pool. Second fish of the day, guys, at another big eye trevally na naman. Pauwi na sana tayo, guys, kasi ayos na tong huli natin. Nakadalawang trevallies na tayo. Pero may nakita tayong isang rabbit fish dito or kitong. Good size pa naman at mukhang curious kasi lumapit ng pag-attract natin. Kaya kunin na natin to. Aiming for the head at na-headshot naman natin pero nadaplisan, guys, kaya nakawala pero pumasok naman siya dyan sa bato na yan kaya dali-dali akong nag-load ulit. Isang
yung rubber lang yung niload natin ngayon, guys, kasi malapitan lang din yung tira natin ngayon. Yan pala yung unang tama natin sa kanya, guys. Ang bilis, nakagawa pa niyang umilag. Ito pala yung ginagawa ko, guys, sa mga gantong isda. Kasi yan, sakit pa naman pag matusok ka na ito. Ito yung panghuling isda sa araw na to, guys. At this is enough, kaya let's go home. Pagkatapos nilang araw, guys, dive ulit at high tide na this time, kaya dito na tayo sa part na to, mag-prepare ng gears. Dito sa mismong spot natin, nahuli yung mga Big Eye Trivalis last time, guys, kaya dinoble check ko muna yung paligid, baka andito pa sila. At since wala naman, diretso na tayo baba dito sa my ledge. At on this dive, this is my first fish of the day. Pagkalapag natin, guys, walang mga bait fish or any sign na may mga malalaking isda dito sa paligid. Buti na lang may nakita tayo. Isang bluefin tribalis sa likod pa naman natin dumaan. Good size na to, kaya kunin natin. Pumunta muna ako dito sa mababaw na part para makapagpahinga saglit habang nagantay tayo na gumanda yung current, at linisan ko lang to para pagdating sa bahay, diretso luto na. Another dive at another fish of the day. Medyo gumanda na yung agos, guys, at kung pansin nyo, may mga bait fish na sa paligid. Siguro may naghahan sa kanila dun sa malalim na part, pero eto yung napakita sa atin, isang good size na white tongue trivalis. Second fish of the day, guys, a good size white tongue trivalis or handi-handi yung tawag dito sa amin. Yung pangatlong isda sa araw na to, guys, isang needlefish. Medyo na late tayo sa pag-press ng record button, kaya ito lang yung nakunan, pero ayos na din yan. Medyo mahirapan tayo dito sa pagkuha na to, guys, kasi sa buntot yung tama, at alam nyo naman, pag mga needlefish, na agad talaga to. So, ayan. Kaya gagamitan natin yan ng mahiwagang technique. At ito yung isang gamit, guys, sa mga loading bat ng spear gun natin. Ayan. Diba, mas madali. Sumabay na ako sa agos habang papauwi tayo, guys, at may nakita tayong bluefin trivalis na nagahunt, kaya dali-dali akong nagdive, at eto, sinilubong tayo, at this is my fourth fish of the day.
yung mga tribalis talaga guys, maghahanap yun ng reef or sasabitan pag di mo matamaan ng maayos. Kaya ito yung ginagawa ko para hindi madaling masira yung shooting line. Did another dive dun sa mismong spot na yon. Baka may ibang trivalis na dadaan ulit. May nakita tayong isang grouper guys dyan sa unahan dun sa baba. Pero parang nakita agad tayo kaya yon, papunta siya sa kanyang butas. Tinry ko siyang sundan, baka hinto yon, pero wala talaga. At nang di ko napansin, may isang grouper pa pala dito. At ayun, pumasok na rin doon sa malaking butas. Hindi pa para sa atin yung mga isda na yun, kaya let's go home. Papauwi na ako guys, pero may nakita pa tayong isang good size na bass drummer. At pag dive ko, bigla ko napansin na parang may diferensya sa kanyang left side na mata. Hindi ko nalang tinira guys kasi kawawa naman at ayos na din yung huli natin sa araw na to. Kaya swim free mate, get well soon. Eto lahat yung huli natin sa araw na to guys at goods na to. Linisan ko lang habang papunta tayo dun sa pangpang. And that's it for this episode guys. Thank you for watching. Sana nag-enjoy kayo at may natutunan. See you soon in my next episode. Stay safe. God bless. Cheers.